At dahil maginaw ngayon, magbababad ako sa mainit na tubig. Yay! Ito yung tawag namin sa Japan ng ofro. So usually yung ofro, ayan, 45 degrees yung temperature ng water. Tapos mga 20 minutes lang yan, para uminit yung katawan kasi ang lamig eh. Diba? And then, itong bathtub namin is meron siyang jacuzzi. Jacuzzi siya, yan, may mga turbido. Yan. Masarap siyang pang-massage sa katawan. Oops. Yan, yung orasan ko. So now is 7:40. Then, nakapagbabad na ako ng 20 minutes. So, another 20 minutes. Ayan, ay, namamassage yung paa. Buksan natin ng konti yung pintuan kasi masasuffocate kayo sa init. Pakarangan ko dito. Sumasara kasi ng pusa. Ah! Mga Japanese, hilig na hilig ito. Yan. Merong nagmamassage sa likuran ko. Yan. Whew. Sarap. Whew, sarap. So ito isa to sa mga sa mga sikreto ng mga Japanese kung bakit sila mahaba ang buhay. Yan. Bukod sa green tea, tapos dun sa balanced diet, nag-o-opro pa sila araw-araw. Kahit 20 minutes lang araw-araw yan. Para may laban ka sa lamig, kasi malamig na eh. So, kumbaga, yung laman mo, yung mainit na tubig, pumasok na sa laman mo yan. Yan. Sarap. Minamassage yung likod ko, minamassage yung paa ko, yan. Ang tornado. So sa mga sa family ng mga Japanese, ito yung parang commune nila ng pamilya. So parang napakahalaga sa tradisyon nila, sa kultura nila yung magko-commune kayo sa isang tubig. Halimbawa, ako yung una. And then susunod si Yoshi, and then si Daddy. So, yung bang parang because of this hot water, pinag-iisa kami as a family. Oh, ang sarap kaya. Pagpapawisan ka para ka nasa sauna. Ah, baka bumalaglag ang aking cellphone. Si Yoshi ang maano rito, ang masipag maglilinis nitong ofro. Nililinis niya yung bathtub, yan, lilinisin niya to. Sa kanya naka-assign niya. Ito rin yung isang sikreto kung bakit ang gaganda ng mga kotis ng mga Japanese. Imagine mo, lulublub ka lagi sa may katubig, di ba? So, kumbaga yung mga, alam mo yung mga dry skin mo, lumalambot. 6 minutes na lang. Mga 10 minutes to. Ah, patay na natin. Kaya mabagal, and then patay. Sarap.
Masarap maglublob. Meron naman kami yung ginagawa namin, nagta-travel kami, pumunta kami sa ibang lugar. Halimbawa, sa Kyoto, sa Osaka, and then maghahanap kami rin ng onsen. Onsen. Yung onsen, ganun din. Meron silang mga ganito, yung hot spring. Yun talaga, natural talaga yun. Yeah, just my head. Why? Naked? Of course, just my head. Why? Yung naghahanap kami ng mga ano, ng parang mga, yun nga, yung mga hot spring na talagang natural siya. Tapos meron siyang mga healing effect. Yan, yung healing effect sa katawan. Kala ni Daddy, nakaano ko, naglalive ako ng naked na nakikita ninyo. Pwede naman ulo lang, di ba? Tsaka paalam. Masyadong conservative. Grabe ang pawis ko. Bumabagsak sa mukha ko ang alat. So kahit nasa ano ka, nasa tubig ka, nalalaman mo na pinapawisan ka. Four minutes na lang. 10 minutes kasi kanina din, 10 minutes ngayon. Sarap magbaba. Dari yung pag ginaw na ginaw ka. Dapat may sounds eh, no? Sana man lang mayroon akong radyo rito or TV para kakapanood. Ah, init gabi. Three minutes na lang. Bago maglublob, maliligo muna para malinis. Tapos pagkatapos mo magsasabon ka muna para malinis ang katawan. And then pag ano, pagkaahon, magsasabon uli ng katawan. Ganun ako, OCD ako eh. Nalamigan kasi ako kahapon tsaka ngayon. Muulan-ulan kasi kahapon tsaka ngayon. Kaya, naisip ako mag-offro. Sarap. Nakakawala to ng mga, yung katakuri, yung mga masasakit na mga kasukasuan. Yan, nakakawala yan. Na lang. One minute na lang. Ayun na. 7:49. Eh di pa 7:40 ako lumublog. Nakarasan ko yan. One minute na lang. Sandali na lang, 1 minute. Sarap maglublog. Mainit. 45 degrees to. Imagine niyo kung gaano kainit.
i-blub natin yung balikat. Ayan, hanggang balikat yung tubig. Ayan. Bye! Sarap!